pinagkaloob ng Diyos na exhortation. Nais ko po muna magpasalamat sa ating buhay na Diyos sa patuloy na paggabay at pag-iingat niya sa aking trabaho at sa araw-araw ng aking pagkilos, sa pagkilos niya sa aking buhay, sa araw-araw ng pag-overcome. So, alam po natin na ang bawat isa sa atin ay every day we overcome. Every day we have something to overcome. Every day there is a test. Every day there is something that we have to ask God na meron siyang kailangan gawin sa ating buhay. Mula pa lamang sa pagmulat ng ating mga pag-iisip, we thank thee sa kanyang mga ginagawa sa ating buhay. Dahil kung wala ang Diyos sa atin, we are nothing. So, praise God at salamat sa Diyos sa pag-iingat niya sa akin sa trabaho. At nabanggit ni Brother Mike doon sa kanyang increase, praise God sa nangyayari na yun. Bagamat sa proposal, kasama po ako doon sa proposal. Pero ang iniling ko, sabi ko, kung hindi pa, okay lang. Bagamat gumawa pa rin ako ng bago pa niya sabihin sa akin, sumulat ako sa manager namin, doon sa area manager namin. Ginawa ko na po yun. Kasi sabi ko nga, sumulat ako sa kanya, sabi ko, sir, if I'm not deserving to become an operation staff, aside from that, sir, sabi ko sa kanya, I've been doing multitask in Skycom, sabi ko. I've been doing the reception. Parang na naalala ko na naman yung sa trabaho ko previous eh, lahat ginagawa ko. Which is nangyayari na naman nga dito. So, ayoko man sanang mag-ask ng, na dahil alam ko, darating yung time na ipagkakalob ng Diyos yun. Ngunit dahil sa nagiging previous na ano ng mga tao doon, hindi nag-i-increase sila, ilang years siya, hindi daw nag-i-increase. Eh sabi ko, I've been doing my job for multitasking in Skycom. And then sabi ko, sir, sabi ko, I've been doing a reception, customer service, operation, at the same time, courier. Di apat na ang trabaho ko. Tutusin, kung apat ang trabaho mo, dapat apat din ang sweldo mo. Pero hindi ko inisip yun. Yung sweldo ko, pang courier. Eh, sabi ko sa kanya, sir, if you're not satisfied with my work as an operation, I will be happy if you will put me back as courier, sabi ko sa kanya. And I won't ask you an increment for the rest of my contract, sabi ko sa kanya ganun. So, bago pa in-email yun, pinanalangin ko na sa Diyos na kung ano pa rin ang magiging kalooban niya. So, nahiya ko na lang. Darating yung time na kung talagang pagkakaloob, praise God. Kung hindi, walang problema. As long that we are doing our work, alam naman natin na walang nagbabantay sa atin. Walang nagbabantay sa mga sa physically, pero merong Diyos ang nagbabantay sa atin sa ating mga ginagawa. So, meron doon nagbabantay yung minsan nga naglulokohan kami ng mga ano eh. Tingnan niyo yung ano, sabi ko, alam nila yung mga, nakikita yung mga ginagawa ninyo. Sabi ko, ako hindi ako dumidepende doon sa CAM na yon. Dumidepende ako doon sa tinitignan ako ng Diyos sa aking mga ginagawa. So alam naman nila kahit nagtatrabaho ako ng sobra sa oras. Kung nagbo-break man ako ng sobra sa oras, nagtatrabaho ako ng sobra sa oras. At yung ginagawa kong trabaho, higit pa dun sa dapat kong trabahuin. Dahil ayokong natatambakan. Dahil ako rin naman hindi magsasuffer. Although sabi ng ano manager ko, sige, ayanin mo mga overtime mo. So talagang sinulat ko na kasi kailangan eh. Siyempre na napapagod ka. So, ang pinapasalamat ko sa Panginoon, hindi ako naghihinagit o hindi pa ako binigyan. Sabi ko, time will come. Hindi ako magimot ako, sir, kailangan to, kailangan ganyan. Hindi, time will come. Sa atin, sa buhay Kristiyano, wala pong madalian. Sabi ng Diyos, we have to gain. Kumbaga sa pag-workout, no pain, no gain. So, sa ating pananampalataya, kung wala tayong pagkilos at wala tayong pagsunod, hindi natin makakamit yung crown of rejoicing, yung ipagkakalob ng pangako ng Diyos sa atin na magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Nakasama natin siyang maghahari at mamamahala. So, we aim for that.
We have something to overcome. We have something to sacrifice. So, salamat sa Diyos at tayo po muli ay tumayo. Magbasa po tayo muna ng sa talatang sa pinagkaloob ng Diyos sa atin. Sa Jeremiah 33:3, bagamat ito po ay kilala, alam na alam na po natin itong ano na to, ang talata na to. Jeremiah 33:3, call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. Okay, tapos susunod po natin sa Revelation 3:21. Alam na rin po natin ito. Bagamat napakasimple po ng mga talata po nito, pero napakabigat po ng inaatang na responsibilidad sa atin. Revelation 3:21. To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame, and I am set down with my Father in His throne. So tayo po ay yumuko at manalangin. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Muli, Ama, bago po ako umiling ng iyong paggabay, O Father God, ako po ay nagpapakumbaba at umihingi, O Father God, ng kalinisan mula sa aking puso, sa aking kaisipan, sa aking mga pananalita, sa aking mga nagawa, O Father God, ay patawarin po ninyo ako, Ama, kung ano man mayroon akong nagawang hindi ko po sinasadya, O Father God, patuloy na linisin niyo po ang sisidlan na ito, Ama, upang lagi kayo makapanahan at mailakad ang katawan na ito, ang munting laman na ito, Father God, ng ayon sa iyong kalooban. O Ama, maraming pong salamat sa mga pagpapalang sa araw-araw ng aming pamumuhay, isa na itong malaking pagpapala, O Father God. At sa oras po na ito, na muli gagamitin niyo po, O Father God, ng limpak na laman na ito, ako po ay nagpapakubamba, nagpapasadmi sa iyo, Father God. Wala po akong kaalaman, O Ama, maliban na ipahayag po ninyo ang iyong mga banal na salita. Kayo po ang author ng mga banal na salita na ito. Kayo po ang mapagpahayag, O Father God. Kayo po ang makita, itago po ninyo ako sa inyong likuran upang sa gayon, O Ama, ang may babahagi sa pulpitong ito, O Father God, ay maging kalakasan sa bawat isa sa aming lahat. Maraming po salamat, O Father God. Wala po akong kakayahan. Kayo po ang siyang manguna at magsalita. Ano man po ang nagiging pananalita ng dila na ito, na alam po namin meron pong mga spirit of the tongue, kayo po lagi, O Father God, ang siyang magpaunawa sa aking mga kapatid na laging bumalik sa iyong mga banal na salita. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Maraming po salamat. Sa iyo lamang po namin ibinabalik lahat ng papuri at pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus Kristo. Amen. Just makakaupo na po tayo. Natutuwa po ako nung ilang beses na nangyari. Nung nag-exhort si Brother Eugene ng regarding sa Hebrew about the faith. Bago pa man niya na hindi ko naman alam kung anong kanyang ibabahagi. Exhortation ko na 'yon. 'Yun na 'yung pinakalob ng Diyos sa akin. Sabi ko, so natuwa ako nung ano nila, pero 'yung exhortation niya tapos iba pa rin pala ang ipagkakalob ng Diyos doon sa time ko. Sabi ko, ginawa ni Brother Eugene exhortation ko, sabi ko. Pero sabi ko, during that time, huwag niyo lang babanggitin yung mga bagay na ito. Baka ito yung pagkakalob ng Diyos sa akin. So, praise God, nangyari nga yun, yung mga, meron siyang mga bagay na hindi na nabanggit, yun pala yung magiging continuation ng kanyang exhortation. So, ngayon na naman po, lumilitaw lang na we have the same spirit. Kasi nangyayari po yan madalas sa sharing na pagbabahagi na ang hindi natin alam na magiging mensahe, ang magiging exhortation. Tapos, magiging continuation. Hindi tayo nagiging paiba-iba. Laging organized ang Diyos. Hindi natin alam, hindi natin pinag-usapan. Pero, dahil isang spirito ang kumikilos, isang ang pinapahayag niya. Ito lang ang bahagi mo. Hindi niya binigay lahat sa'yo. Nasakupin mo lahat. Ito yung para sa'yo, ito yung para sa'yo. Baga sa katawan ng ating Panginoon, sa katawan ng ating Panginoon Jesus Cristo, part by part meron tayo. So ngayon po, pinagkalob na naman ng Panginoon yung kay Brother Eugene din, yung to him that overcometh.
Eh, sabi ko na naman. Natawa na naman ako, sabi ko. Praise God, sabi ko. Isa na naman yung aming exhortation. Hindi ko naisip na mag-iisip ang mga kapatid na baka parang ginaya lang. Hindi pumasok sa isip ko yon. Ang biglang pumasok po sa isip ko yung we have the same spirit. Ang nangusap sa kanya, it's the same spirit na nangusap sa akin. Doon ako na natuwa, na nagalak ako. Sabi ko, wala naman ako, ngayon, that time, wala naman ako inisip na pag nabanggit niya to, kailangan huwag niyang banggitin. Wala na akong inisip na ganun. Dahil inisip ko, ang may ipapahayag ang Diyos dun sa kanya, may ipapahayag ang Diyos sa akin. So, ang nangyari po, pinakinggan ko ulit yung natapos ko na po ito, unang Panginoon, natapos ko na ito. Pinakinggan ko ulit yung message ni Brother, pinakalog ng Diyos kay Brother Eugene. Sabi ko, God is great, sabi ko. Iba na naman yung, iba yung dinrive ng Holy Spirit during that time. At ngayon, nawa, tayo ay nagpapakumaba, ay the drive ng Holy Spirit is something new, laging fresh. Kung sino man ang mga, sa atin na narinig na natin to, meron at meron, natatamaan ng mga banal na salita ng Diyos, hindi man para sa atin, hindi man para dito, meron din pang makakakinig na hindi natin nalalaman na inihipo ng Diyos. Lalo na ang mga tao ngayon, 90% hook up sa internet. Di po ba? So, napapakinggan nila ang mga mensahe nito. So, Jeremiah 33:3. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon at sa ipinagkalob niyang to. Pwede ko rin maitatil na itong to overcome it, pero may dinagdag ang Panginoon. Yung Jeremiah 33:3. At tapos, pinagdugtong ko na lamang po at kung ang title nito is Connection to Overcome. So, kasi if the Holy Spirit is with us, hindi lang tayo once na meron tayong overcome, susulong tayo. There is something first that we have to do. Bago ka kumilos ng pansarili mo, meron tayong tinatawag. Sa pagtawag mo, sa atin, kilala na natin kung sinong tinatawag natin. Maraming mga taong mga nangyayari ngayon. Tinatawag nila ang Diyos, pero hindi nila kilala yung kanilang tinatawag. Tayo, kilala natin yung ating tinatawag. Maraming ngayon, mga ibang denominations na ano na. Sumasagot ang Diyos sa amin. Alalahanin po natin, kahit ang Diablo, sumasagot sa mga panalangin natin. Yung blessings, yung blessings, pumapatak din sa iba. Na alam natin na kung ito'y para sa Diyos, hindi tayo nilalayo sa ating Diyos. Pero, yung pagsagot dun sa tugon na inihiling natin ay lumayo tayo sa Diyos. Hindi yung galing sa Diyos. Yun yung ibig ko sabihin na sumasagot din ang Diablo. Actually, ang Diablo, halos gusto niya, i-feed niya tayo yung layaw natin ang ibibigay niya. Pero yun ang nagpapalayo sa atin sa Diyos. No? During this time, dadaanan natin ng medyo matagal-tagal na rin po natin nakikita natin yung Seven Church Ages. Dinala ko nga po ito dahil dito. Kasi dadako tayo dun sa pinaka-last ages na very strange, very powerful, and very challenging. During the church ages po, as we all know na mula nung pumasok ang kitang-kita naman natin diyan, no? During sa Old Testament, it was all pure word. Sa summary lang po natin ng kaunti para lang po magkaroon po ng ano. During the time of Ephesus, ibabasahin lang natin, ano? Yung white side,
symbolizes the purity teaching of Apostle Paul. This early church age, they were given the spirit of a lion. Yung dark side naman, yun yung doctrines, the idea that slowly penetrate inside the church. So, yun lang babasahin niya tapos didiretso tayo dito. Doon sa mga black na yan, doon sa mga black na ito, yan yung time na akala ng mga dito yung pumasok yung time na before it was a pure word. Na i-mensahe din ng ating kapatid na ano yung nawawala dito sa church ages na to? It's the Holy Spirit leading. Kasi bakit nawala yung leading ng Holy Spirit? The word was, little by little, was rejected, was covered up with the idea of man, with the creeds of man. It was first pure words, and then, little by little, nahaluan. Sinasabi ay, during the Ephesus, Smyrna, Pergamos, hanggang Pergamos tayo, sabi nila, dahil gusto nilang, dahil pag, kasi pag pinasok ng tao, at hinaluan ng tao ang salita ng Diyos, ng kanyang idea, asaan at asaan mo, matatakpan at matatakpan. Ganyan ang nangyari sa buong church, sa buong church ages. Hanggang sa time na, ito yung time na, ay, kailangan si, papag-aralin natin si pastor, na pag-sisharingan natin yan, kasi kailangan, ganito yung suit ni pastor, kailangan ganito, kailangan ganyan. Hindi na malayan ng during church ages na to that little by little kinick out nila yung pure word. Tinanggalan nila ng posisyon ang leading ng Holy Spirit na mag-rebuild sa bawat isa sa mga mananampalataya. Dahil na-deceive sila. Na-deceive sila dahil gusto nilang lagyan ng palamuti, mapaganda eh ang salita ng Diyos, hindi mo kailangan lagyan ng palamuti yan. Kailanman, hindi nagbabago ang salita ng Diyos. Amen. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Hindi mo pwedeng baguhin yan. And it was, tawag natin dito, yung na-craft ito, na, kaya nabanggit din ang mensahe ng ating naibahagi din kagabi, that education is of the devil. Sabi kasi na nabanggit sa salita ng nabanggit ng ating kapatid, and it was really proven, it's true na once na ang the gospel of God, it should be shared, ipipreach mo, hindi mo ito ipang-educate, hindi mo educate ang salita ng Diyos. Dahil pag in-educate mo ang salita ng Diyos sa mga tao, ano pa ang parang pina-absorb mo na lahat sa kanya, wala nang gagawin yung Holy Spirit para kumilos sa isang tao. Kasi in-educate mo na sa kanya. Ang sabi ng ating propeta, the gospel must be spread out. Share. After that, pag naibahagi mo, hindi ikaw ang papatanggap sa taong to para tanggapin niya ito. It's the Holy Spirit, siya ang kikilos. Ganon ang nangyari during this church ages. Ang gusto ng mga tao, tanggapin nito. Hanggang sa dumating during this Pergamos time at nabuo dito ang Trinity, which is wala to sa Biblia. Kailanman, hindi mo makikita to din yung Trinity. Baka yung tatlong palakang lumulundag-lundag, yun. Pero hindi mo makikita ang Trinity dito. Ginawa nilang tatlong Diyos, which is one. Kahit nga ang Diablo na iniwala, ang Diyos ay isa. Bakit yung mga tao ginawa pa rin tatlo? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Mawala nga naman yung isa, meron pa silang dalawa. Naninigurado, no? Pero, sa pagtawag sa Diyos, you have to have the proper knowledge. Kilalang-kilala mo yung Diyos. So, ang nangyari dyan, during that time, at ang 325 before Christ, nabuo ang Trinity. And after that, sumunod, nagpapatay ang Trinity o ang sinatawag nating Roman Empires. Ang bagitin natin Roman Empires, okay. Roman Catholic. Nagpapatay sila ng, hindi ako nagkakamali, about 68 million true believers. Pinapatay nila para lang sumunod ang hindi sumunod sa Trinity. Ganon. And it was na-covered. Kaya
Hanggang sa meron ng inihipo ang Diyos na lumayo sila dahil nakita nila na during Thyatira, Sardis time and Philadelphia. Meron mga nagprotest from Wesley, Lutherans, mga sinasummarize lang natin. Na nakita nila na yung pagkilos ng Trinity lumaganap na. At meron pa ring hinihipo ang Diyos, meron pa ring natitira na sila ang nagprotest. At sila yung mga dito na tayo pumasok, na justified tayo, we were sanctified, and at the last age, this is the time. Dito yung time natin. We were justified, we are sanctified, and baptized to the Holy Ghost. Sakop na natin ito. At this last age, Laodicean, ito na po yung andito po tayo. Kung titignan ninyo, from Laodicea, ibababa natin Elijah and the Death, the fourth seals. Makikita ninyo, Satan is using economy, religious power to deceive people. So, ano po ang nangyayari sa panahon natin? No? We are in the Laodicean Church Age. Last age na po tayo. And this is the very critical age. This is the very challenging. And this is the very difficult. And we must work double time. As our enemy is working, hindi lang double time. As much as possible to deceive the very elect. Paakyat ka na lang, hihilain ka pa niya. Kaya, itong last church, kaya nabanggit ng ating propeta na as in nandito lahat. Okay, as we go on. When they start to leave the world, the idea of man comes in and they have lost their connections with God. Wala na, di na nakakapag-lead ang Holy Spirit sa kanila. Kasi naluwa na nila eh, pinaganda na nila, no? They let the word of God out of their church. And who is the word? It's the Lord Jesus Christ. The Holy Spirit cannot reveal to them because the pure word given to them was covered with man-made idea. The creeds of the man. The people starts to add unti-unti. Hanggang maging doktrina nila. Tingnan, naging doktrina ang Trinity. Ibang denomination, they have their own doctrines. The true doctrines of God is kung ano yung mga doctrine na sinusunod ng mga apostol. Yun hindi ang sinusunod natin. Now, this is the age of life, Laodicean, no? The personal life of Christ. The word overcome. You've got to have something to overcome. And this church age that the Holy Spirit was speaking about here. Bakit sabing this church age was the Holy Spirit talking about here? Kasi kailangan ang mag-lead sa atin during this last age is the Holy Spirit. Nawala ito. The restoration is now. Hindi yung wala sa kanila yung restoration diyan sa naging during time ng mga Smyrna, Pegasus, either gugustuhin ko nang patayin na nila ako. Naninindigan ka salita ng Diyos. Andali, ligtas ka na kagad. Di po ba? Pero this age, kailangan mong kumilos. Kailangan mong gumalaw. Kung wala kang pagkilos, you will never receive the crown of rejoicing. Hindi ka puputungan ng corona. Hindi ka magiging queen. Napaka-critical ng age na to. As we go on, no? Nabanggit din ang kapatid ito, Laodicea had to rebuke because of its different towards Christ. It had put Christ outside in their age.
And Christ was on the outside, trying to get back on the inside after he had been put out of his own house, was trying to come back in and said, "He that opened the door, I'll come into him." Kaya nga, merong backup na word, salita. Na kung sino man ang magbubukas ng pinto para sa kanya, hindi namimilit ang ating Panginoon. Hindi niya sinabing nagmamakaawak sa inyo pagbuksan niyo ako, hindi. Kung sino lang, kakatok siya kahit sino sa atin. Kung sino lang magbubukas, doon lang siya manghihimasok sa atin. Doon lang siya papasok sa atin. Unless hindi mo siya pagbubuksan, nothing will happen to you. Kasama kang maguguna dito sa sanlibutan na ito. Laodicea Church Age, this is the grandest of all church ages because it's the ending of time, the blending of eternity, and then it's the greatest simple age. It's more seen in this age than ever been, and the power of Satan is many times harder to fight against than it was in any age. Dito nag double time. Mapapansin nyo from the previous church ages, hindi gaano kumilos ang Diablo dyan. Dahil meron na siyang pinakilos na tao. Pero this time at Laodicean Church, double time ang Diablo. Kung pag-aaralan natin ng unti-unti yan, makikita natin kung paano kumilos ang Diablo. At this time, at this Laodicean, na the very critical way, na marami tayong dapat gawin, kailangan marami tayong dapat i-overcome. Na inilabas, kinick out nila yung salita ng Diyos. At this Laodicean, we have to restore. Let the Holy Spirit lead us for us to overcome. Kung wala ang Holy Spirit sa iyo, you never overcome. And who is the overcomer? Who overcame? It's the Holy Spirit. It's the Word that who is in us. Siya ang nag-overcame, hindi yung tayo mismo. It's the Holy Spirit. This is the great age of deceptions. When Christ said so, the two spirits would be so close in the last days till it would deceive the very elected. If it was possible, deceive the very elect. Remember, Christ spoke of an elected people for the last days. So close. We are elected. We are the wife of Christ. Hanggat maaari, thin line lang ang pagitan natin. Kaya maging maingat po tayo. Thin line lang ang pagitan natin. Paakit ka na nga lang eh. Papasok na lang sa pinto. Ihilain ka pa niyan. Kaya everyday, we have to renew our mind. We have to revive. We have to overcome. And there is a test. Revelation 3:21, "To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame, as sat down with my Father in his throne." Sino ba yung nag-overcame? It's the Word yung nasa atin. But now notice, his call is not just the church. He that overcometh, he, hindi po she. No? See, not the church, that would be she, the church body, but it's he that overcome it, that the individual that will overcome now. Bawat isa po sa atin. Hindi po yung buong church. Individually. Kaya na dito, ipipreach dito sa pulpito, ang paglilid ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi leading ng asa group. Bawat isa, we have, meron tayong dealing sa ating Panginoon. Meron tayong dealing sa Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga, if the Holy Spirit is in us, hindi yung flesh ang nag-overcome. It's the Holy Spirit. Ngayon, kung hindi ka nakakapagtagumpay, there is something wrong with you. There is something wrong with us. Why we need to call God? We need to call Him because there is
Because we need to call him because there is something that we need to consult or we need to ask a favor or we need to ask we need something to overcome. There is a test coming on our way. We can solve our problem. We can solve our test. Hindi natin masosolve ito. Maliban na ilid ka ng Diyos. Without the help of God, without the help of God, yes, the Holy Spirit is with us, but without calling Him, kung alam mo, sinasabi mo nasa iyong Holy Spirit, pag meron kang problema, ah, ikaw na kagad ang umaano. Hindi, hindi ganun. We have something, there is a first something that we have to do first. Kailangan, tumawag ka na kagad. Lord, bakit po nangyari ito sa akin? Lord, alam ko po, you have a great purpose. Hindi ko po kaya ito. Wala pong kakayahan ng laman na to para isolve ito, para gawin ito. Tulungan po ninyo ako. Let your Holy Spirit leads me how to solve this one, kung ano pong gagawin ko, kung kailangan ko maghintay, kung kailangan ko po ng ganito. Ang Holy Spirit ang tawagin, ay tawagin natin ang Diyos. Nang sa gayon, God will reveal to us in a certain time kung kailangan mong maghintay, kung kailangan immediately, then hindi natin nalalaman. Doon tayo nagagalak ngayon yung pagkumilos ang Diyos doon sa mga hiniling natin, doon sa ating mga napagtagumpayan natin yung ating mga pagsubok sa atin. Namamangha tayo that God is working in a great and unexpected way. Yung hindi natin inaakala. Kasi hindi lang full of surprises na magagalak ka. Lord, salamat, hindi ko po akalain na ganito yung mangyayari. Hindi ko po alam na kaaway ko, ginamit mo pala para sa akin. Diba? Walang imposible sa Diyos. So if there is a test to us, there is something to overcome. Immediately we pray and ask guidance and wisdom of God for us to give solutions to our problems. We leave it all to God, to the will of God. Then in a certain time, God will solve our problems, will help us to our test. Then we are amazed to the work of God. Kaya dito natin ginaglorify ang Diyos. Praise God, maraming salamat at Lord, at napagtagumpayan ko to. And we have to remember that every day meron pong mga test sa atin. Kailangan you have to work double time at this end time. Pag hindi tayo kumilos ng double time mula sa pag-iisip pa lang natin, we have the great battles sa ating mga pananalita, sa ating mga gawa, sa ating paligid. Every day we overcome. As Paul said, I die daily. Bakit siya I die daily? Kasi meron siyang ino-overcome. Meron siyang pinapatay sa ating sarili, sa ating katawan. Dapat araw-araw meron tayong patayin sa ating katawan. Hindi mo sasaksakin yung sarili mo, but something that we have to burn or to kill inside. Nang sa gayon, lumabas to sa atin mag-manifest. Darating po tayo dyan. Sabi nga, that's the way He showed us how He works and showed the great and mighty things that we do not know. Ang pamamaraan ng Diyos, hindi natin alam. Hindi mo pwede sabihin, Lord, ganito po yung gawin ninyong pamamaraan para maganda po maging resulta ganito. Hindi mo pwedeng diktahan ng Diyos. Ang pamamaraan ng Diyos, mamamangha tayo. Mabibiglanan tayo na posible pala yun. Dahil sa Diyos, walang posible. Merong message si Brother Branham. Babasahin ko lang po dito. Sabi niya, He that cometh to God must first be tested. Tested what? Sabi niya, with the word. That's God's test. Do you believe it? Tapos sabi ng congregation, yes. He that cometh to God must be tested. So, to him that overcometh the test. Kasi, test ito sa araw-araw ng ating pamumuhay. We have something to overcome. Sa isip pa lang natin, pag meron ng mga pumapasok na in Jesus Christ name, umalis ka sa aking pag-iisip. We overcome. Merong mga tukso sa paligid na naiwasan natin. We overcome. No? The test is the greatest things that ever happened to you.
I believe it's written in the scripture. Peter said that our trials are worth more to us than precious gold. It is testing time. It's one good evidence to us that God is with us when we're tested, for all children of God are tested and tried. Dito mo malalaman ngayon na we are the sons and daughters of God. Pag napagtagumpayan natin yan, ang pagtetest na yan, that ang Diyos kumikilos sa atin. Kasi, why this is the evidence that we are the sons and daughters of God? Dahil napagtagumpayan natin, nakakapagtiis tayo. Hindi yung flesh natin ang nakapagtiis nito. Dahil yung nandun sa ating loob, the Holy Spirit that leads us, siya yung nag-overcame. As our Lord Jesus Christ overcame this world. Marami ang siya ang naging example natin. If I will say, I know how to overcome, then we don't know anything. And we fail. Most of the time, 100%, we are always failure. If you say, I don't know anything, and I leave it all to God, and call Him, and He will show great things that we do not know, dito tayo namamangha. Sa mga natatanggap lang nating blessings, we thank God dahil nga hindi mo akalain na mabibigyan ka ng ganun. Unexpected. Diba? He will be the one to give us solutions that then we amaze how things happen, because it's not our way, it's the way of our Lord. Panatilihin lang po natin na sa ating sarili, that if the Holy Ghost is with us, kailangan mapagtagumpayan natin the test, that every day we have a test, because this last age of Laodicean is the greatest battle that we have to face in reality. Hindi lang po spiritual, but in reality. Kaliwat kanan po, marami pong kalaban. In reality. Spiritually and in reality. This is the talamak po. From the politics, religions, tingnan nyo kung paano na-deceive ang mga dumamiang denominations. Because Satan uses also the word. Pero dinadivert niya. Kaya nangyari, pinapalamuti nila. Parang ibinelek sila doon. Kaya nangyari, dumami ng dumami yung mga religions na wala na yung leading ng Holy Spirit na mag-lead sa kanila, na mag-re-reveal sa kanila. Yun ang tinanggal nila. Yung revelations, the revealed word that to have to manifest these days, na kailangan mag-manifest ngayong season natin na to, itong end time na to, na kailangan mag-manifest. Let the Holy Spirit move us. Call unto me and I will answer thee. If we have intact communication with God, He will send His Holy Spirit to us, and the Holy Spirit overcome. Siya ang mag-overcome para sa atin. Hindi po tayo. Lagi tayong kailangan, meron lagi tayong intact communications with God. We have the faith, that courage, that we overcome daily. I die daily, I overcome daily. And kailangan lagi nating nasa isip ang Diyos. Ano man ang ginagawa natin? Sabi nga natin, kapatid, nasa siya lang siya, inisip niya ang Diyos. Kasi pagpasok mo doon, you have something to overcome. Pansinin ninyo, simple things, pero napakagandang sundin. Dahil doon, namumult tayo. Once, every day we have to renew our mind. And we should have the mind of Christ. Especially this age. Pag pinasok mo ang mind ng sanlibutan dito, kasama tayong magugunaw. So we should have the mind of Christ in this age. Let the Holy Spirit lead us. The last age, the great sin and the great test for us unbeliever of Christ. But if the Spirit of God in us, we will overcome. And it's not us who overcome, it's our Lord Jesus Christ who overcome. As we overcome, we are
As He, as our overcomer, Jesus Christ set an example to us how to overcome. If the Word is in us, who can be against us? Whenever there is a test for us, we'll just call Him and He will answer. Call unto me and I will answer thee. And I will show great and mighty things to come and you do not know. Ayan. Tapos, dadaanan lang po natin to at sa hanggang sa pagtatapos. Sabi dito sa Revelations 2:7, He that had an ear, let him hear what the Spirit said unto the churches. To him that overcometh, will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. And then Revelations 2:17, He, lagi pong He, ah, He that had an ear, let him hear what the Spirit said unto the churches. To him that overcometh, will I give to eat of the hidden manna, and will give him a white stone, and in the stone a new name written, which no man knoweth, saving he that receiveth it. Revelation 2:26, And he that overcometh, and keepeth my works unto the end, to him will I give power over the nation. And now, Revelation 3:21, To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame, and as sat down in my Father's in His throne. Ito pong mga nabasa po nating lahat na to, it was all in us. It was all in us. So, kailangan at this last age, manifestation. We should manifest that we are an overcomer because the Spirit of God is in us. And the Spirit is an overcomer. As Jesus Christ set an example to us how to overcome. Alam natin kung ano yung mga na-overcome ng ating Panginoon. When He was tempted by in the Mount Sinai by Satan, He overcame. And when ito yung pinaka-the greatest na na-overcome ng ating Panginoong Yesus. Yung siya ay kalad ka rin, nung siya ay hambalusin, duraan. Kung siya pwede niyang i-exempt ang sarili niya din eh. Pero, but still, the will of God ang sinunod niya. Tinanggap niya kung gaano kahirap ang ginawa sa kanya. Pinako siya, pinaghahampas siya, pinagsisipa siya, kinoronaan siya ng tinik, pinako siya sa krus. He sacrificed even death, He overcome. Sinacrifice ang sarili niya. It's for us. And now, ano ang ibabalik natin sa ating Diyos? At this, nowadays, we have the Holy Spirit. If we have the faith, the courage, and we should be an overcomer, kailangan, this age is the manifestations of the Word of God. Kailangan magkaroon din tayo ng bunga, makita sa ating buhay, that we are the Word of God na lumalakad sa sanlibutan na ito. Tayo ang we are the light of God. In spite of this last age na napaka-rumi, at the end of this time, na napaka-hirap. Mahirap talaga ang last age na to. Pero, dito rin yung inahangad ng mga apostol na meron sa atin na hindi mararanasan ang kamatayan. Lilipat na lang yung katawan niya. Pero napakahirap mga kapatid. Kaya kailangan, everyday, we should renew our mind. We have to revive ourselves. Isang halimbawa sa pagre-revive na natin, yung huwag nating hayaan yung Thursday or Friday na hindi tayo maka-attend. Dahil dito tayo nagkakaroon ng kalakasan. Dito tayo nagre-recharge. Nanghihina ang katawan na to. Pero hindi dapat ito ang maging dahilan upang tayo ay hindi makapag-attend o hindi ito ang magiging dahilan para tayo ay hindi makipag-sharing
Hindi ito magiging dahilan o magpapahiwalay sa atin sa Diyos. Kailangan let the fire, let the Holy Spirit burning in our heart na maging mainit tayo sa lahat ng oras. I admit to myself, nagiging mahihina tayo in a week. Pero nare-restore yung ating kalakasan. Once na nakita natin mga kapatid, nakikipag-sharing tayo, nagagalak yung ating puso. Keep on restoring. Kaya nga sinabi na huwag natin hahayaan ang pagtitipon. Dahil dito tayo muhugot ng kalakasan. Huwag natin hahayaan yung ating mga katawan na ito na daigin tayo upang huwag tayong mag-attend. Ay, meron namang Friday eh, para mga pagano. Kung meron kang time, kung wala ka naman din pasok ng hapon gabi, susunduin ka ng mga kapatid, iahatid ka pa kahit na anong oras na. If you had the time. I was rebuked when sabi ni Brother Philip na kagabi, hindi ako nagalit sa kanya yung ano, sabi niya, nakita niya naglaro ako. Pero na-rebuke pa rin ako although nagbabasa ako. Kasi ang ginagawa ko, bago ako matulog, doon na ako magbabasa ng message o kung ng salita ng Diyos. I was rebuked kasi although yung time na yon, yung time na busy na tayo, nag-ano tayo, no? Naglaro ako. Although, hindi natin kinakalimutan yun, pero na-rebuke pa rin ako. Pero hindi ako nagalit. Every day, there must something to rebuke in ourselves. Tama. No? Kailangan lahat ng oras, hanggat maaari, i-consume ng Diyos yung pag-iisip natin. Kasi once we divert our mind, especially alam natin na kalaban natin ang ating kaisipan, mapaglaro ang ating kaisipan. Kaya kailangan, let the mind of Christ be in us. Upang sa gayon, we can always overcome. No? Very challenging, di ba? Pero pag hindi ka kumilos, kapatid, maiiwan ka. Praise God. Patapos na po tayo. Revival. There must be always be revival in us. Sabi nga ni Paul, I die daily, meaning to overcome every day. By renewing our mind every day, we will have the 100% mind of Christ. At dito natin makakamit yung putong ng buhay. No? Dito, kailangan mag-sacrifice tayo mga kapatid. Huwag tayong panghinaan ng... Kasi yung Diablo, titirayan niya lagi yung flesh natin. Even me, na nanghihina ang katawan ko, pero nagiging kalakasan ko, makita mga kapatid, nagiging kalakasan ko na makipag-sharing, nagiging kalakasan ko na makapag-attend every Friday. Dapat nga, malungkot ka pag hindi ka nakapag-attend ng Friday. Ay, wala akong ano. Manghihina ka. Kailangan marandaman mo sarili mo. Pag hindi mo narandaman yan, na hindi mo pinanghinayangan yung Friday mo, there is something wrong with you. Baka inuna mo pa yung, ay kasi may gagawin ako, importante to. Pwedeng maghintay yan. But you have to remember, do not sacrifice the Friday. Okay, you can sacrifice the Thursday. Pero as much as possible sana. Kung nilalagnat ka lang ng konti, Lord, hindi po ito ang magpapakahiwalay sa akin para kung kaya ko pa namang tumayo at makaupo ng matagal, gagawin ko, Lord. Then we overcome. Makikita ng Diyos ang katapatan ng iyong puso. The next time, makikita mo, wala nang ilalagay na sakit sa'yo, wala nang ilalagay na karamdaman. Kasi hindi na yung magiging reason mo para hindi ka makapag-attend eh. So praise God. Bilang pagtatapos, the great reward that promised that we are waiting for, the crown of rejoicings, the body change, the promise of God, sa kabila ng ating mga paghihirap na ito, sa kabila ng ating mga naging pagsubok na ito, pag ito ay napagtagumpayan natin, mga kapatid, believe it, kasama tayong maghahari, kasama tayong bago pa natin i-end. Sabi nga, the correction must start in the house of God. Lumalabas po dito sa pulpito yun. At hindi po pinapatamaan ng bawat isa sa atin dito. Kung tinamaan ka, para sa atin. Kung tinamaan ako, para sa akin yun.
At yung pagja-judge, hindi ka gina-judge ng nagsasalita rito. Brad, ikaw may ginawa ka, hindi. Ikaw mismo, gina-judge mo na yung sarili mo. Ay, mali pala yung ginawa kong ganito. Ay, that's the time, gina-judge mo na yung sarili mo. Nakukonvict ka na. Ay, hindi tama yung ginawa ko. Ako yung tinamaan dun. You have to accept. Masakit, pero we have to accept. Love is correction. Hindi tayo pumupunta dito sa church na to para makareceive lamang ng puro na lang pagpapala. May rebuke sa atin. Imposible yung walang rebuke. Imposible. It's impossible. Judge ourselves. Pag lumabas dito sa pulpito, ipinahayag ng Diyos, hindi ka ginajudge yung nagsasalita. It's the word that's judging you. And then judge yourself. Na hindi mo kailangan gawin yun. Na hindi mo na kailangan i-restore mo na yung sarili mo. Lord, sorry Lord, hindi ko na po gagawin. Ako yung tinamaan doon. Masakit. Love is corrections. Hindi kayo kukurek ng ating kapatid kung hindi kanya mahal. Alam niyo mga kapatid, ang pinaka bilang pagtatapos po, ang pinaka pinapasalamat ko sa Diyos yung andito po tayo na wala ka talagang makikita sa ibang church na yung iko-correct ka talaga. And the correction hindi galing doon sa tao, ha? It's from the Word of God. Yun ang pinangko-correct. Wala kang makikita sa ibang ano na to. Sa ibang denomination, sa ibang churches. Hindi tayo pinilit dito na mag-tithes, hindi tayo pinilit dito na kung kailangan mag-attend ka sa ayat mo sa gusto, kailangan magbigay ka sa ayat mo sa gusto, hindi tayo pinilit ng ganito. Hindi ka pinilit na, ganyan, hindi tayo pinipinpoint para i-correct. We must be blessed. We have to thank God that we found this church. Because ito, ang church na to ay hindi tinayo ng tao. It was built by God. And the foundation, it was hard. And it's the pure word. Takatayo tayo sa purong-purong salita ng Diyos. And it's God's reveals. Wala tayong man-made idea dito. Walang idea ang pastor natin dito. Walang idea ang ating mga elders dito. It comes from the Word of God and to the prophet that we follow. Kung sino yung sinusunod ng ating propeta, yun din ang ating sinusunod. And let the Word of God be in us. At let the Holy Spirit lead us in everything. Upang sa gayon makatagal tayo sa ating pagtitiis na to. Ang magtiis hanggang sa huli, ang isang maliligtas. Praise God. God bless us. Maraming salamat sa Diyos. Ito lamang po tayo nila ng Diyos. Glory to God. Maraming